Kumalta na naman at nauna nga silang magising sa atin. Nabutan ko na lang naglalaba din si ate at si Francis naman ay nag-uumpisa na mag-deliver. Maaga pa nga lang din at sobrang maaring sana ng panahon. Kaya naman, pagising ko, rinig ko kay mister, ako ay maliligo muna. Kaya naman, pagkatapos ko namang maligo, nakita ko naman si Sia, nag-uumpisa na magsulat-sulat. Paano ba naman? Bawal kasi siya mag-cellphone ngayon. Bukhang may sore eyes kasi siya. At biglang nga kong tinawag ni ate at ayun, meron siyang nakitang 200. Masaya na naman ang person kasi maaga pa lang may pera na. Nakakagana tuloy maglaba. So nga pa lang, aming uulamin na yung araw. Alam niyo ba na dito rin ako nagbabanlaw? Ayan, ang bilis ko kaya makatapos. Yun nga lang, yari tayo sa bill ng tubig. At least hindi pagod. Haha. Ilang beses ko na nga palang ginagawa to at hindi naman po amay sa buwan ang aking labahan pagkatapos ko siyang banlawan doon. Sa dami ko ngang gagawin, hindi ko alam kung ano ba talaga ang aking umpisahan. Ang maglinis ba ng bahay, magtinda o maglaba, ay nako talaga. Dahil nga naihian ni Sian ang bedsheet kagabi, heto akin naman siyang iahabol na iwashing. Pagkatapos ko nga mapalitan ng bedsheet, ay agad ko naman pinaliguan dito si Sian. Para naman mapreskuhan din ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang mata na parang magkakasore eyes. Nagutom na nga ako sa dami kong gagawin ngayon. Heto nga at mag-almusal muna po kasama itong pinamili naming, ano ba to? Ha, papel na ano ba to, Kolegrin? Pero masarap siya ha. Nauna na nga akong mag-almusal sa kanila at si Sia at minamadali ko na ang aking pagkain dahil nga magtitinda pa ako. Ang sarap pala ng dahon ay dahon. Ano ba to, Kolegrin? Oras na nga ng aking pagtitinda at pagdating ko nga agad na may mga bumibili na. Wala pa man nga akong nailalagay sa estante pero heto sila sunod-sunod na ang mga bumibili. Nakakatuwa nga kasi nga pagdating ko may mga bumibili na. Ang hirap talaga na kapag ikaw ay nagtitinda tapos nag-iisa ka lang ay nako nakakapagod tapos hindi mo alam kung sino yung uunahin mo. Pero carry lang, nung huhupan na nga ang mga bumibili ay nagluto na rin ako. Naglagay ako sa estante pero maya-maya ay naubos na rin. Ganito talaga kapag Lunes, marami kang magiging customer, marami kang magiging benta, at marami ka rin magiging pagod. Hindi na nga ako nakalipat doon dahil nga pauwi na rin ako. At bago nga ako uuwi, syempre magpupulot muna ako ng mga kalat ng mga bumibili.